Tayo ngayon sa likod ng aming bahay. Ipapakita ko sa inyo ang aking ginawa noon. Mga 1 year ko na itong ginagawa, ang aking automatic, DIY automatic water tank. So ito ang kabuuan, mga karulox. So ito siya, nilagyan ko ng bubong. Ito, dalawang plastic na baril. Dati, matagal ko na itong nabili, mga 5 years ago na. Bawat isa dito ay nakakalaga ng 500 pesos. So ito, may dalawa siyang pusit. Ito at saka dito, may gisires ko siya. At saka ito, ang out niya, papunta sa loob ng aming bahay. Ito. Ito ang out niya. Ito naman ang in niya. Ito ang galing sa water company. So nangyari, binutasan ko lang siya dito. Dito sa gilid. Ang sukat ng butas niyan is 1/2 inch. Yung kasi laki na rin ng pusit. So bakit siya naging automatic? Yan, i-discuss natin maya. So, kung may tanong niyo, bakit ko nilagyan ng pusit? Of course, nilagyan ko ng pusit kasi pag ito lang ang gusto kong gagamitin, i-close ko dito. Pag ito naman ang gusto kong gagamitin, i-close ko rito. So, mga karulogs, siguro natatanong kayo bakit ko ginagawa ito. Dahil dito sa lugar namin, pawala-wala ang supply ng tubig. Minsan, may agas ang tubig. Mga madaling araw na. Mga alauna na madaling araw. So dati obligado ako natin na gumising at magsahod ng tubig para may magamit kami sa pangaraw-araw. So ang kung tanongin nyo naman kung anong height dito mula sa baba, wala namang standard yan. So sinukat ko lang ang kung gaano kataas ang gripo sa loob ng aming CR. So kung ang gripo namin ganito lang kataas, so tinaasan ko kunti yung may pre-well ang tubig. So wala namang standard yan. Mas mataas, mas maganda. Pero yung mataas lang siya kunti sa level ng gripo ninyo sa loob ninyong bahay, may pre-wheel na yan, makakadaloy na yan ang tubig. So kung tatanungin nyo naman paano malinisin, siyempre may marumi yan. Kasi ang tangke kasi ng tubig, di naman malilinis yan. So minsan may mga putik yan sa loob na masama. So ito mga karulok, itong kupling na to, dito lang na side nilagyan ko ng glue, dito hindi. So matatanggal to. Oh, pati dito, walang glue dito, matatanggal to. Piliin nyo lang yung mga fittings na medyo masikip. Kasi na-experience ko kasi, may mga kupling kasi na masikip, may mga kupling na maluwag. So pinili ko yung masikip para pagsalpa ko dito, okay lang siya, hindi siya tumatagas kahit walang glue. Kasi mahina lang naman ang pressure nito. Kasi nasa loob lang siya ng tangke. Kaya dito pwede ko itong tanggalin kung gusto ko ng linisan. But dito, tatanggalin ko rin dito nung gusto kong linisan. Pag matanggal na ito, siyempre maalis ko na ito. Sa mga ganitong project, dito lang naman malaki ang gasto sa bakal. Ang naubos ko pala na bakal dito, ito ay sukat na 12mm. Nakaubos ako ng siyam nito. At saka isang giro na dusi ang kahaba. So nilagyan ko siya ng parang letter Y. Dito letter Y, sinakto ko sagad ng 2x2 at nilagyan ko ng lock ng pako. Ito at saka hinati ko yung dalawang giro. Ayun, may bubong na. Rin or shine na yan. So mga karulok, siguro na itanong nyo, paano mo ito pinasok sa loob? Kasi yung mga ganito naman kasi mga pusit na mabibili mo, wala namang lock yan. Paano mo nagpitan yan sa loob ng baril? So ang lock na ginamit ko yan mga karulok, yung PVC, yung sa electrical fittings, yung mill adapter, yung lock ng mill adapter ng PVC sa electrical. So ipapakita ko rin siya sa inyo. So nilagyan ko rin siya ng bulkasil sa loob pati sa labas para hindi talaga tatagas. Kaya tulad ng mga bulkasil, hindi naman tatagas. So nilagyan ko lang siya panigurado. So dahil sa dito mga karulox, nakasiris siya. So itong dalawang baril na to, sabay silang mapupuno.
Kasi pag agas ng tubig rito, dito, dadaanin siya dito, papunta rito. So, pag dito ng label niya, dito na rin ang label niya, dahil dito, sa tubo na to. So, dahil dito, sa tubo na to, sabay silang mapupunong dalawa. So ito nakabukas na. Ito ang ako lang nagkating nito. Kalahati lang ang bukas niya. So itong dahilan bakit nag-automatic siya dahil sa pusit na to. Kasi pag maabot kasi ito ng tubig dito sa dulo niya, yung parang hunsoy-hunsoy niya, ay automatic mag-o-off na siya. So mamayang alauna na madaling araw, akyat tayo rito para ipakita ko sa inyo paano siya gagana. Much later. So mga karoloks, ito ang itsura ng pusit na yan, automatic na pusit pag malapitan. Dalawa kasi nabili ko sa Shopee rati, pero itong isa kasi akala ko yung dalawang baril, tag-iisa sila ng pusit, kaya dalawang in-order ko sa Shopee. Pero isa lang pala ang kailangan. So ito siya mga karoloks, matatanggal to. Ang may galing China at may galing rin Pilipinas, makikita mo sa Shopee. Parang mas mura yata ang galing China. Kaya ang galing China to, ito matatanggal siya. Pag ang label na mag-touch na to ng tubig dito, automatic mag-off siya. Kasi may parang foam siya na aakit sa taas na magte-trigger dito, mag-close dito sa area na to. Di ko, nakalimutan ko na magkano ang presyo nito. Mga 100 lang siguro bawat isa. So dito ang input niya, dito may parang kwan siya, may parang knit din siya silalim. At dito pala, nilagyan ko ng Vulcasil kasi sa part nito ay para siyang screw. Para siyang screw, kaya nilagyan ko ng Vulcasil para hindi siya kalawangin. Kasi lagi pa naman itong nalulunod sa tubig, ito na area, baka kalawangin at madaling nasira. Kaya nilagyan ko siya ng Vulcasil. Itong may butas-butas siya, ito ang foam niya na pagmatas ng tubig ay akat siya sa taas. So magaling, matagal kong hinahanap ito. Dito pala sa Shopee ko lang pala makikita. Marami ito sa Shopee, meron din sa Lazada. Ito may aro siya. So dito ang input ng tubig. Dito ang output ng tubig. So sana mga karoloks, may matutunan kayo or may mga idea kayo sa pinakita ko. Maraming salamat sa panonood. So, kung napadpad ka lang kayo sa aking channel, please do like, share, and subscribe. At maraming salamat kasi umabot na tayo ng 75 subscriber. Dati, ako lang ang subscriber.
yung sarili kong channel. Kaya maraming salamat sa yung mga Karolox. Ito si Rolox Academy na sasabing, God is good all the time, God is good, and God will make a way.